ginamit ko upang ang aking center hanggang ngayon for 13 years ay buhay na buhay pa. Iniwan ko ang center ko ngayon with 10 batches of ALS na pay-paying ngayon. Okay. Ngayon po i-share ko sa inyo yung aking key factor sa communication. Okay. Meron po ta akong apat na sinusunod na skill ng isang center manager or center knowledge worker para makakuha kayo ng magandang komunikasyon. Very basic po. Una po, kailangan ang center manager ay marunong makinig. Pangalawa, maalam siyang magsulat. Marunong siyang magsulat. Pangatlo, siya po ay magaling magsalita and then marunong siyang bumasa. Yung po yung apat. Apat na skill ng isang center manager upang sa ganon mapagbigay kayo ng tamang komunikasyon dun sa tao inyong gustong paratingan na mensahe. At ang komunikasyon po, hindi po ito one-sided, dalawa po kayo. Ano po? Okay. At meron po tayong principles na bibigay sa inyo. Sa pagkagawa po ng isang magandang komunikasyon, kailangan po ilalahanin mo muna yung sarili nyo. Kayo po ba ay chatty? Kayo po ba ay listener lang? Ano po? Kailangan alam nyo. Kailangan po magpakatotoo kayo. Pangalawa po, know your listener. Kailangan, kilala nyo rin kung sino ba ako sa akin nyo. Kasi mahirap po manggawa ng komunikasyon na ngayon mo lang, giyot mo lang siya nakilala, papadalan mo lang agad ng sulat. E sasabihin sa iyo, no, kung medyo at libida, who you? Sa cellphone, who you? Diba? Kailangan, kilala nyo. Ang pangatlo po ay listen actively. Kailangan po habang kayo nakikinig or habang kayo nag-uusap, kailangan yung inyong body language ay napaka-positive. Kasi po, ano po nagagawa ng positive body language? Ito po ay nagbibigay ng panibagong rapport sa inyo. At yung inyong parang kayo nagkakaroon ng, sabi ko rin, pakiramdam at palagayan ng loob. Ano po? Kasi po pag negative, ang inyong vibes, medyo malako, hindi kayo magkakaintindihan. Okay? Next, kailangan po, you have to simplify. Simplify your purpose. Kasi po, nung unang panahon, nung hindi pa po uso yung mga teki-teki na gadget natin, ang purpose lang po pala yung manghihingi ng bad paper, isang bad paper ang kanyang sinulat. Napuno yung buong bad paper sa bad paper na kanahihingi niya. Ano po? Kailangan po, direkta, simplify, and concise. And then, ito po yung napakahalaga. Para po ma-achieve nyo yung tamang good communication na pareho kayo magkakaintindihan. Ito po ay ginawa ko para po yung aking center hanggang ngayon ay buhay na buhay and operational. That thing is proper timing. Napakahalaga po ng timing. Kung maganda po ang inyong layot, subalit mali ang timing nyo, hindi kayo magkakaintindihan, hindi ka papakinggan ng taong iyong gustong bigyan ng mensahe. Parang kantayan, you have the right love at the wrong time. Ano po, hindi kayo magkakaintindihan. Actually po, nung ako'y nagsimula sa center ko, zero. Zero-zero ako. Pero sa ganda po ng communication ko, ginamit ko lahat ng aking nalalaman, nagpapakumbaba ako, nag-uusap kami, sabi nga, walang hindi nakukuha sa pag-uusap. Diba? Pag maganda pag-uusap, lahat nalalampasan. Ginamit ko po yun upang ang aking center ay magkaroon ng supplies. Ano po? Paano? Kasi wala nga ang supplies. Lahat po ng center ko, ng departments sa aming tanggapa, sa aming munisipyo, kinausap ko yan. Lahat ng heads kinausap ko. Kasi ako po pinagpala dahil ako maalam mag-ayos ng computer. Lahat ng sira ng kanilang IT equipment sa akin dadalhin, in exchange po sa bad paper, sa ball pen,
kung sa ink, kung ano ang po ang kaya nilang ibigay, kung puso ko pong tinatanggap. At nang dumating po ang katapusan ng buwan, mas marami pa akong supplies kaysa sa kanya. Hindi po ba? Ganun lang po. Ang buhay po ng center ay nasa center management. Okay? Yun lang po. So, alam natin na tayo mga center manager, tayo ang superhero ng ating center. Diba po? Yes. Kung ang center manager ay hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa kanyang center, hindi siya po pwedeng tawagin superhero. Diba po? Okay. So, paano ba tayo magiging superhero? So, kailangan, as center manager, kailangan meron tayong skills. Dapat alam natin kung ano yung isi-serve natin sa ating community, sa ating center. Kailangan inaalam po muna natin ano ba ang pangangailangan ng ating community. At kung ano ang pangangailangan ng community, siya yung isi-serve natin. Okay. As center manager, kailangan may skills tayo. For example, dahil center manager ka, kailangan alam mo maging code. Alam mo yung mga basic operation, mga application. Okay. So, hindi tayo makakapag-guide ng ating mga client at hindi tayo makakapag-guide ng ating constituent kung tayo as a center manager, hindi natin alam kung ano yung i-assist natin para sa kanila. Di ba po? Okay. So, being a center manager sa ating mga center, kailangan i-capacitate natin ang ating sarili. Alamin natin yung mga basic operation, application. Like, for example, pag meron tayong sinuserve na Tech4ED, kailangan alamin natin ang laman ng lahat ng Tech4ED platform. Okay. Like, for example, sa Tech4ED platform, nandun yung mga e-gov-serve para ang ating community ay hindi na mahihirapan kung pupunta sila sa mga DFA, sa mga PSA office na nasa ibang lugar. Yung center natin ay po pwede na nilang magamit. Okay. Pero, para magamit ang ating center, kailangan as center manager, aalamin natin lahat. Kailangan yung skills na natutunan natin ay i-a-apply natin yan sa ating center. So, para maging superhero tayo at maging superpower ang ating center, kailangan coordination sa community, coordination sa bawat isa. Inaalam natin lahat ng pangangailangan nila. So, ang center manager ay ang buhay ng center, Tech4ED center, or ng community center. Without the center manager, ano mangyayari sa center natin? Wala. So, as a center manager, i-push natin lahat, kahit mahirap, kailangan natin mag-aral. Continue learning. Huwag tayong, kung nahihirapan tayo, continue lang ang pag-aaral. Kung nahihirapan tayo, nandiyan ang DICT, nandiyan yung mga susuporta sa atin. Okay, so, sabi nga nila, center manager, siya yung magiging conductor ng ating center. Diba po? Okay, kung ano ang center natin ngayon, yun ang magiging success ng community. Okay po? Okay, so lahat natin pag-aralan at yung superpower natin, kailangan natin i-share din yan. Hindi lang yung tayo yung nag-aaral, kung tayo ay may skills na, kailangan ma-enhance at kailangan din natin ituro doon sa kasama natin sa center para sabi na nila, sabi na ni Sir Angel kanina na kailangan i-duplicate kung ano yung natutunan natin sa iba para at least sila rin ay makakatulong sa community. Okay, so yun lang po at halos lahat na nabanggit sa mga kasamahan ko dito about the quality of CCA manager. So, i-share ko lang sa inyo ngayon yung paano natin masustain. Dapat ang isa sa mga quality of manager
alam niya kung paano ito masuscale at saka ma-institutionalize. Isa sa mga paraan nito ay pag-create ng core group. Para sa mga baguhan dito, importante yung core group. Ang core group siya ang mag-coordinate sa lahat ng mga activities na ang mayor ang head. Para kung anong mga kailangan doon, hindi kayong manirapan sa mga program activities na. At ang iba naman ay yung ang pangalawa naman ay yung pag-create ng o formulate ng mga financial strategic plan. Yun ang strategic plan para sa ating sustainability sa ating center. Kailangan ito. At isa pa, change management. Alam natin na pabago-bago, iba-iba ang mga mayors natin. Kailangan natin marunong mag-adjust. Hindi tayo mag-stand sa isang political mayor lang sa politics. So, dapat marunong tayo mag-adjust. Sa akin lang, sa experience ko lang, apat mayor na ang dinahanan ko, pero hindi nila iniba ang aming plan. Support sila sa akin. Ang iba naman ay, ang pinaka-importante dito, kung gusto mong moonlight ang CC, huwag kayong mag-rely sa sarili lamang, sa NGO lamang. Sa akin, mayroon akong partnership at strategy. So, mayroon akong partner na NGO and CSO na mag-advise sa akin, mag-implement ang project. So, ito ang dapat tandaan para hindi tayo mahirapan sa mga implementation project natin. Coordination among partner-line agency or national-line agencies. Sa experience ko dati, si Ma'am Tess na sa ECC noon, kami ang pinatao ng CEC or one of the pioneer CECs in the Philippine Security. Sa Cebu, 2004 kami na established. So, yung sinasabi ko sa unahan, yun ang mga activities na in-advise ng mga sa amin. Kaya nga, hanggang ngayon nandito pa kami. 15 years. Then, educate the community. Kasi noong panahon, noong in-establish namin ang ECC, ang isa sa requirement ni Ma'am Tess noon, walang internet cafe sa lugar na yun kasi pilot kami doon. So, yun ang required para maging pilot. So, hindi pa alam ng community ano yung internet cafe, anong internet, anong Facebook, wala pa. So, dapat i-educate ko ang mga members ng community. Ang ginawa din namin, linking with the academy para yung mga inputs mo madaling ma-absorb sa mga estudyante. Hindi lamang sa mga school yun, pati din sa academy, yung mga estudyante natin sa lokal. Then, institutionalizing ICT program. Ano gawin yun? Dapat mayroon tayong ordinance or mga guidelines na i-promulate para yung pagpatakbo natin sa ating CEC ay mas madali. So, it should be supported by ordinance or resolution. Be not innovative. Hindi lamang tayo mag-rely sa anong mga nakita natin, kundi mag-invento tayo ng mga project programs na dapat mapakinabangan sa ating mga komunidad. Halimbawa sa amin, yung CEC, first CEC, Barangay CEC, ginawa namin 2010 pa. So, while we are formulating our roadmap, mayroon na kami. So, makapasalamat ako kay magpasalamat ako kay Ma'am Tess sa ibang pag mga advocates naman. So, salamat.